Hello mga guys, welcome ulit sa aking vlog. At sa video natin ngayon is tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang stabilizer ng ating CapCut. Kung CapCut ang ginagamit ninyo sa pag-edit ng mga video, hindi nyo na kailangan gumamit pa ng mga gimbal para stabilize ang video ninyo. Pwedeng gamitin yung mga ano lang ninyo, smartphone, at ating stabilize gamit ang CapCut. So papakita ko sa inyo ngayon kung paano siya mag-work. Open the CapCut app. Ayan, open na guys. So, magano tayo, mag-export tayo ng bagong video. Huwag lang yung mukha ko. Huwag nyo nang pansinin yung mukha ko dyan guys ha. So, maghanap tayo ng mga video para ating stabilize. Tulad nito guys, itong video na to. Ayan, export lang natin. Nakikita nyo, medyo madilim yung video na yan. Pero, tingnan nyo kung ano yung difference niya sa nung may ano na siya, may stabilize at walang stabilizer. Ayan. So ayan yung ano niya guys, nang walang stabilizer. So lagyan natin ng stabilizer, click nyo lang yung video, yung media na in-export ninyo, at hanapin nyo dito sa baba ang ito, stabilizer. So makikita nyo, minimal cropping, recommended, at most stable. So ginagamit ko talaga guys is yung most stable kasi yung pinakamaganda at para talaga siyang gumamit ka ng gimbal. So click nyo lang yan at makikita nyo ito, stabilize nya, ilang percent na. Ayan, madali lang siya mag-stabilize. At ayan, stabilize applied na. I-click nyo lang yung check at tingnan natin guys kung ano yung difference. Ayan. Diba para lang din gumamit ka ng gimbal. So ayan lang guys, yung tuturo ko sa inyo ngayon. Marami pa tayong mga pwedeng gawin gamit yung CapCut. Kaya nga, yung na-discover ko ang CapCut, yun, ito na yung ginagamit ko kasi wala akong pambili ng gimbal. So nag-stabilize ako ng mga video gamit ng CapCut. So thank you so much guys for watching this video. I hope you like it, and please give me a thumbs up, and don't forget to subscribe. See you on my next vlog.